Good morning mga kachika, isang mainit-init, ngunit malaman na balita na naman ang pag-uusapan natin ngayon kung saan ay tapos na ang maliligayang araw ng Tape Incorporated. Ito ang nagkakagulat na revelasyon ng veteranong kolumnista na walang iba kundi si Christopher Min na kinumpirma ngayong araw kung saan base mismo sa kanyang reliable source, hanggang July 29 na lamang ipilalabas ang Eat Bulaga ng mga halos host sa GMA Network. Pero bago tayo magpatuloy mga kachika, kung bago ka pa sa channel na to, ay dapat lang na mag-subscribe ka na at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat ng nangyayari sa mundo ng showbiz. Subscribe na! At yun na nga mga kachika, base daw sa naging utos ng executive ng mismong television network na tanggalin na di o mano ang nasabing non-time program ng pamilyang halos host. Ayon sa mga insider, ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit tuluyan ang tsutsugiin sa ere ang nasabing programa ay dahil wala nga daw pag-asang mabawi pa ang ROI or ang return of investment ng mga namumuhunan sa nasabing TV show kung saan ay damay din dito ang TV network ng JMA. Matapos daw kasing layasan ni Tito Vic and Joey ang nasabing non-time program ng Tip Incorporated ay tila wala nga daw halos gustong mamumuhunan sa kanila na maging mga commercial sa TV advertisement ay tuluyan na lang naglaho ng nasabing non-time show. Dahilan para maghigpit daw ng sinturon ang production company na maging ang GMA Network ay tila damay sa pagkalugi ng production company ng mga halos host. Tila ito daw ang sinasabi noon ni Manay Christopher Min, nabibilang lamang ng ilang araw o abutin man ng buwan ay tuluyan pa rin na matsutsugi sa ere ang Tape Incorporated dahil sa hindi maawat ang pagkalugi ng nasabing kumpanya matapos layasan ng powerful trio na Tito Vic and Joey. Nang lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at ayon pa sa kanila hindi nakapagtataka kung magsara sila. Umpisa pa lang alam na natin yan. TVJ, legit double cuts lang ang my forever. Love you TVJ, mabawi sana ang title ng Eat Bulaga. Naghangad ng kagitnaan sang salop na nawala ng mga halos host. Hele-hele pa kasi napatunayan ng carry ng TVJ. Double cuts still number one, favorite ng madlang people. Mayaman naman ang mga halos host. Ano pa bang gusto nila? Wala nga talagang kontentuhan na tao. Sobra-sobra lang ang biyayang natanggap, hindi pa rin matanggap. Na hanggang doon na lang sila. Wala tayong magagawa kung mawawala sila sa ere. Para sa akin, okay naman yung mga bagong host. Ang problema kasi, pera-pera lang talaga, di mahalaga kung ano ang ginawa nila. Dapat maiba naman ang concept. Ihalimbawa na lang natin, si Willie noong nawala sa ere, noong una hinahanap ng tao na sanay na din. And go! Sa naging komento nga ito ng marami sa ating mga kababayan, talaga namang marami sa kanila ang nagsasabi na talagang dapat lang daw na magsara ang Eat Bulaga ng mga halos host. Kasi hindi naman daw talaga sa kanila iyon at tunay na namamayari ng Eat Bulaga ay walang iba kundi ang Tito Vic and Joey. Talagang hindi matutulog ang karma kasi hindi pa umabot ang ilang linggo ang pagbubukas nila ng kanilang programang Eat Bulaga sa JMN Network ay agad-agad na nagsasara ito. Di kagaya ng programa ng TVJ sa TV na unang araw pa lang ay talagang masasabi na nating successful ito dahil mula noon hanggang ngayon ay talagang solido ang pagmamahal ng marami sa ating mga kababayan sa TVJ. At talaga namang masasabi natin na kahit anong mangyari pa man na baninira ang powerful trio at kahit pa man tumanda na sila at sila pa rin ang tatlo ang hinahanap ng marami sa ating mga kababayan. Tuwing tanghali kung saan ay halos lahat sila ay nagpapahinga na. At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share na din para mas marami pang makakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat! Okay po, sabi natin sa mga previous ano, discussions natin tungkol dito sa non-time show na Eat Bulaga, na malamang yun talaga yung magiging direksyon yan. Kasi kung hindi na kumikita, pero nag-react yung abogado po ng mga halos host na walang katotohanan daw yung mga lumilitaw na balitang ganito. Kailan, remember, mga kababayan, na nang lumitaw yung mga kwento na tsutsugi na yung sina Tito Vic and Joey, ang sabi nila, hindi man daw totoo.
O gayon, totoo pala. Ayun po mga kababayan. Sabi nga, pag may apoy, may usok pala, may usok. Pag may usok, may apoy. But anyway, hintayin natin kung ano yung mangyayari, di ba? Ibigay ko na lang sa inyo muna yung kwento. Ito ang isyong pwedeng-pwedeng i-deny ng pamunuan ng Tate Incorporated na inalisan po ng producer ng programa ng Tito Vic and Joey at ng Dabarkads. Sabi po mga kababayan sa kwento ni Christopher Mead. Alam ko po na hindi sila magbibigay ng paborabling salita tungkol dito dahil kung pride ang paiikutin at paiiralin, mayaman ang mga halosos. Kayang-kayang sumugal, kayang-kayang magpakawala ng ilan pang milyones, huwag lang maisangla ang kanilang kahihiyan sa publiko. Pagpapatuloy po ni Christopher Mead, ito mga analysis niya po. But anyway, yung unang mga kwento tungkol sa Itbulaga na aalis na si Tito Vic and Joey, dati chismis man lang po ito. Pero nangyari nga. Di ba? Kaya itong kwentong ito mga kababayan, malamang magkatotoo. Kasi pag siyempre wala nang pumapasok na mga sponsors, mga commercials, talagang they will be forced to stop the, you know, program, the show. Kasi napakamahal yung airtime. Yung pangsweldo, milyon-milyon yung gastos niyan mga kababayan. Alangan man, negosyo yan. Alangan man magpalugi ng milyon-milyon. O diba? Kaya ka nga nag-negosyo para kumita. Kung hindi na kumikita, so anong rason? Diba? So tama itong mga analysis mga kababayan ni Christopher Mead. Pwedeng i-deny? I-deny na nga. Mamaya ibigay ko sa inyo yung denial ng abogado. Pero gaano po katotoo na hanggang katapusan na lamang ng Hulyo ang inyong programang ito, ang hindi lehitimong Itbulaga? Tanong ng showbiz host. Hinamon ni Nay Christie si Mayor Bulet Alosos na magsalita kung totoong hanggang Hulyo 29 na lang ang kanilang programa. So sabi niya, kapag walaan niyang usok, walang apoy. Kaya kailangan talaga pinaninindigan kung ano ang totoo. Total, mahilig kayo magpa-interview, lalo na si Mayor Bulet. Linawin na ninyo ang na hindi totoo yan, sabi pa ni Christie Fermin. So sabi rito sa balita, nauna nang sinabi ni Fermin na nakipag-usap sina Romy at Bulet, Alosos kay Willie Ridilame, para umano alukin ang host na ipasok ang programa nitong wawawin sa time slot ng Itbulaga. Yung unang kwento, sabi, nakipag-usap yung pamilya Halosos para sana invite na mag-guest si Willie Ridilame noong July 1 para itapat po sa ano sa Tito Vic and Joey TVJ program. Nag-decline si Willie Ridilame kasi mataas daw yung respeto niya kina Tito Vic and Joey. At isa pa, magkababayan sila. Ayaw niyang tablahin. Ngayon, sabi rito, noong Martes, Hulyo 4, sa kanyang programa sa Facebook, ay kumanta si Ridilame nang babalik ako na tila nagpapahiwatig na muling i-ere sa telebisyon ang wawawin. Ayon, doon pala mga kababayan, may mga paramdam. Matatandaan umalis sa Itbulaga noong Mayo 31 ang mga original na host na sina Tito Vic and Joey at Joey at Dabarkads dahil sa hindi pagkakaunawaan sa mga halosos. Makalipas ang isang buwan ay lumipat sila sa TV5 gamit ang pangalang It. Samantala, patuloy naman sa paglubog ang ratings ng Itbulaga. Ganun nga po, until today, makikita natin na kalati lang. Ay, hindi kalati, napaka-kunti lang at least sa social media. Makikita ninyo doon. Ang nanonood lang sa live, mga kababayan, sa live streaming po, mga 500 lang, 400 to 500 lang. Habang yung programa ni Tito Vic and Joey sa TV5, umaabot po yung live streaming sa 100,000. Yung sa TV5 lang po. Yung sa TVJ po, umaabot ng mga 50,000. You see? Yung in-show time nga po, hindi mga lahati. So, palubog daw. Palubog ng palubog yung Itbulaga ng maging host sina Paolo Contis, Isko Moreno, Bitong Sumaya, Boboy Villar, Alexa Miro, Casi Ligaspi, or Casey Ligaspi, Mabi Ligaspi, at iba pa. Wala eh, hindi po nagki-click. Napakabigat mga kababayan sa loob ng mga mamamayang Pilipino, mga fans. Mabigat sa loob nila. Ang gusto nila yung si TVJ at yung original Dabarkads talaga. O ngayon, nag-react mga kababayan yung abogado ng Itbulaga, the legal counsel of production company Tate Incorporated na si Maggie Abraham Gardoque, belied rumors that Itbulaga will supposedly end its non-time run by the end of July. Sabi rito mga kababayan sa report ng Philippine Daily Inquirer Entertainment. Tapes lawyer dismisses claims Itbulaga will stop airing by end of July. Hindi man na niya totoo yan na kumakalap na chismis.